Alam nyo, sa tuwing umuulan, sobrang dami kong naaalala na pangyayari noong bata pa ako. Noong bata pa kasi ako, isa ang ulan sa nagpapasaya sa akin. Alam nyo ba kung bakit? Narito lang naman ang ilan sa ginagawa namin at nangyayari sa tuwing umuulan. Walang pasok. Kapag hindi pangkaraniwan yung buhos ng ulan, meaning napakalakas nito, may tendency na walang pasok sa school namin nung elementary pa ako. Tanda ko pa dati, gumigising pa ako ng maaga nun kasi syempre may pasok. Ang lakas ng ulan. May pasok kaya kami? Nay, may pasok kaya kami? Hindi ko din alam, pero wala pa naman ako nababalitaan na walang pasok kaya mag-intindi ka pa din dyan. Minsan, kahit umuulan, nagbibihis pa din ako ng uniform nun kasi wala pa namang announcement na wala talagang pasok. Nay, papasok na po ako. Sige, ingat! At dahil wala kaming TV o radyo noon, nalalaman ko lang na walang pasok kapag may nakakakita sa akin na naglalakad ako papasok. Jude, papasok ka? Oo. Naku, walang pasok ngayon. Nakita namin sa balita kanina, may bagyo daw na paparating. Sigurado kayo? Oo, sigurado ako. Sige, uwi na ako ah. Kahit medyo nakakairita kasi sayang naman yung effort ko sa pagbihis, tuwa-tuwa pa din akong umuwi kasi syempre, walang pasok. Sana ilang araw na umuulan para ilang araw din na walang pasok. Oh, Jed, ba't ka bumalik? Wala daw pasok. Basa yung chok ni ma'am. Ligo sa ulan. Hindi ko alam pero pag umuulan nun, sabik na sabik kaming mga bata na lumigo sa ulan. Siguro dahil hindi kami pinalat na magkaroon ng shower, kaya kapag umuulan, chance na namin yun para maka-experience ng maligo sa shower. Uy, umuulan. Maliligo ako. Pero kung inaakala nyo na ganun lang kadali ang maligo sa ulan, pues, nagkakamali kayo. Kasi kailangan ko pang magpaalam kay nanay nun para payagan niya akong maligo sa ulan. Nay, may ginagamit ka ba sa mukha nyo ngayon? Wala naman, bakit? Para kasing ang ganda-ganda nyo ngayon. Nako, tigil-tigilan mo ako, huwag kang gumaganyan-ganyan dyan. Nay, maliligo ako sa ulan. Ikaw talagang bata ka? Naghahanap ka lang ng sakit ng katawan eh, no? Paano kung lagnatin ka, ha? Sandali lang naman po ako, nay. Sige na, nay, at baka tumigil na yung ulan. Sige, papayagan lang kita kung ikaw maghuhugas ng plato mamaya. Sige po. Uy, pasali naman ako dyan. Sige, umulan tayo. Sige, halika. Halika, Jed. Woo! Uy, tanda ako. Tanda ako. Yan! Doon tayo sa may tabi ng bubong. Malakas yung tulo doon, oh. Oo nga. Tara, tara doon. Sige, tara. Sana paglaki ko, magkaroon kami ng shower. Masarap na tulog. Hindi ko alam kung ako lang pero inaantok talaga ako sa tunog ng ulan. Kahit pa malakas o mahina yung ulan, nakakatulog talaga ako kapag naririnig ko yun. Ulan yung nagsisilbi kong ASMR nun. Pagkatapos kong maligo sa ulan nun, di syempre pagod yung katawan ko nun kaya nagbibihis na ako at nagpapahinga sa higaan namin. Sarap siguro matulog. Tulog kaya muna ako. Jet, pumarito ka muna at hindi ka pa kumakain mula kanina pa. Sige, Nay. Papunta na po ako dyan. Kadalasan, kapag umuulan, nagluluto si nanay ng lugaw o kung hindi naman, ay champurado. Sobrang paborito ko talaga yung champurado nun, lalo na kapag hinahaluan ng gatas. Tapos, mainit-init ko pa siyang kakainin. The best talaga. Pagkatapos kong kumain, dediretso na ako sa higaan nun para matulog. At wala pang 5 minutes, nakakatulog na agad ako nun sa tunog ng ulan. Ang sarap balikan ng mga alaala ko sa ulan nung bata pa ako. Ngayon kasi kapag umuulan, minsan naiirita na ako kasi maputik yung daan, tapos minsan hindi natutuloy yung gala ko. O di kaya naman basang-basa ako sa biyahe kapag dumadating ako sa pupuntahan ko. Hindi katulad nung bata pa ako na iba yung perspective ko sa buhay. Yung kahit may kalamidad na, nakakahanap pa din ako ng paraan para maging masaya.
Kayo ba? Anong ginagawa niyo kapag umuulan? Kwento niyo din dyan sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe! Oo nga pala guys, baka may mga experience ako nung bata pa ako sa ulan na hindi ko na matandaan. Kaya mag-comment kayo dyan sa baba ng kahit ano tungkol sa ulan at baka maalala ko bigla para magawang ko to ng part 2. Also, I just want to let you know na nasa internship ako dito sa Manila, meaning nag-work ako ng 8 hours a day during Monday to Friday, and Sabado, Linggo lang yung pahinga ko, which means hindi ako ganun makakapag-focus sa animation ko. Kaya pagpasensya nyo na kung matatagalan ang pag-post ko ng mga bagong videos ha, pero huwag kayong mag-alala, I'll make sure na gagawa pa din ako kahit kakarampot lang yung oras na malalaan ko dito sa YouTube channel ko. So, ayun lang! Bye-bye!